Tayo pong mga Pilipino ay masyadong makapamilya, kaya ang dami-daming industriya ng balikbayan box, balikbayan pasalubong, padala ng pera, kasi gusto natin, kasama natin sa ginhawa, mga mahal natin sa buhay, at kung maaari lang na iiwas natin sila sa mga hirap. Yan po ang ating tatalakayin ngayon, you and your house. What would you do for your family and for your loved ones? Salamat Panginoon dahil kami ay binibigyan niyo ng pag-ibig sa aming kapwa, lalo sa aming mga kamag-anak, mga kapamilya. Turo mo sa amin Panginoon kung paano bibigyan ng spiritual dimension, ng kahulugang espiritual ang pagmamahal namin sa aming mga kamag-anak at kaibigan, at ito ay maging daluyan ng pagpapala mo tungo sa walang hanggang buhay. Patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin. Linisin niyo po kami. Patuloy kami nagkukulang sa inyo. Punuan niyo po kami. At ngayon, humihingi kami ng pagpapala. Kayo po ang maging tagapagsalita, tagapangaral. Marinig namin ang inyong tinig. Gamitin niyo pong tungtungan ang inyong paa, ang inyong lingkod. At nawa ang kabutihan niyo, karunungan niyo, malasap naming lahat. Father, speak, teach us. In the name of Jesus Christ, your Son, our Lord, we pray. You and your house. Dapat lagi natin kasama yung mga mahal natin sa buhay, lalo sa mga magagandang bagay. Luke 16:19-21, mga salita na nagmula sa bibig ng Panginoong Jesus. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. Here we see two men with two distinct lifestyles. Dalawang magkaibang tao, magkaibang uri ng pamumuhay. One was called a rich man. Ang damit niya purple, which was the color of royalty, the color of the aristocracy. Mahal na mga tela lang ang nakukulayan ng mahal na dye na ito o pangkulay ng tela. And he lived in luxury, sabi, every day. Hindi lang tuwing fiesta, araw-araw fiesta sa kanya. He not only dressed in linen, but in fine linen. In the climate of Israel, na mainit ang panahon pag summer, linen is the best for the skin. So lahat ng sarap sa buhay na mabibili ng pera, nasa kanya. This was man number one, the rich man. There was another man, number two. He was called Lazarus. A beggar, punong-puno ng sugat ang kanyang katawan, laging gutom. Laging masama ang tingin ng kanyang large intestines sa small intestines niya. Gustong kainin. At siya ay nananabik maging sa mga pispis, sa maliliit na bagay na nalalaglag lang mula sa mesa ng mayaman. Ang mga aso, dinidilaan ang kanyang suga. Wala man lang nagtataboy sa mga asong ito, wala man lang nagtatanggol sa kanya. Pero may kakaiba na dapat napansin natin, he was named. The rich man was just called rich man. Generic. Pero siya may pangalan, Lazarus. Not to be confused with the Lazarus, the friend of Jesus who was raised from the dead. This is another Lazarus. He had a name. Jesus knew his name and the name was mentioned even to us right now. Sabi sa Luke 10:20 ng Panginoon sa mga disciples na natutuwa dahil napapalaya silang masasamang espiritu, "Rejoice that your names are written in heaven." Meron palang ganong listahan. Mga tao na kilala ng Diyos, mga tao na nakalista doon sa aklat ng buhay. Because your name could, and in fact should, get written in the book of life. Nakalista na ba ang pangalan nyo sa heaven? Yan ang importante nating dapat alamin. Sapagkat sabi sa Revelations 20 verse 12, nung nakita niyang magaganap sa hinaharap, "And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead are judged according to what they had done, as recorded in the books." Verse 15, "If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire." Sa oras ng paghuhukom, bubuksan ang mga aklat at merong book of the dead, merong book of life. At sabi, nakalista lahat ang tao sa either one of the books.
At syempre, ayaw mong makita ang nakalista ka sa Book of the Dead. Dapat nando ka sa Book of Life. At yung mga nasa Book of Life, hindi lang nakalista yung pangalan nila doon. Recorded ang lahat ng mabubuti nilang pinagagawa sa buhay. At yung mga nasa Book of the Dead, nakalista lahat ang masasama nilang pinagagawa. Akala natin, ang mga ginagawa nating mali, nakakalusot. Akala natin, ang mga ginagawa nating tama, walang nakakapansin, hindi na-appreciate. Kumisa na-appreciate ng tao yan, pinagpapagawa ka pa ng monumento, madalas hindi. Pero alam ng Diyos ang lahat. At merong isang aklat na pinaglilistahan ang lahat ng pangalan at dapat nandun ka. Sapagkat sabi, kapag hindi ka nakalista doon, ikaw itatapon doon sa dagat-dagat ng apoy. Kung saan ito ay nagliliyab habang panahon. Bumalik tayo sa kwento. Ang mahalaga, mahirap si Lazarus pero may pangalan. At ang Panginoon mismo ang tumawag sa kanya ng pangalan na yon. Luke 16:22, back to the story. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. Kung bakit ang buhay nitong dalawang lalaking ito, magkaibang magkaiba pero parallel ang takbo. Kitang-kita mo yung sarap at ginhawa dito, yung hirap dito sa kabila. Tapos namatay pa sila, halos ay sabay, kung hindi nga eksakto magkasabay. So there were two men who died, and there were two types of departures. Magkaiba. Kumbaga, sasakay ka sa eroplano, merong economy, nakapila ka, ang dami nyo, meron ang business, meron pang bulaklak yung counter, may first class, pinepedicure ka pa habang nag-check-in ka. Ganito ang pag-alis nitong dalawang to. Magkaiba. Both died. The rich man was just buried. Napansin nyo? Siguradong meron itong mga musiko, may mga mangaganta, may pageantry, maraming iyakan, maraming handaan, magarbong libing. Maganda ang pinaglibingan. Pero sabi sa Bible, he was buried. Tapos na. But Lazarus was carried by angels to Abraham's side. Hindi yung kanyang katawang lupa ang binuhat, yung espiritu niya na humiwalay na sa katawan na yon, ay binuhat, dinala ng mga anghel pataas. Siyempre, ang mga anghel lumilipad, di pataas. Samantala yung isa, pababa. Kitang-kita niya yung pagkakaiba. Inilibing sa ilalim ng lupa yung isa, at yung isa naman inangat at dinala sa feeling ni Abraham. Pinaniniwalaan ng mga Israelite na si Abraham ay nagwe-welcome sa lahat ng mga mananampalataya na sumasakabilang buhay. Luke 16:23, in hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. Wala palang namamatay. Lumilipat ka lang ng pinupuntahan. Naiiwan mo lang ang iyong lupang katawan, pero patuloy ang iyong buhay. So dun sa kabilang buhay na tinawag na hell dito sa English, kung saan may apoy-apoy, mainit, may pagdurusa, dinala doon itong mayamang lalaki. So there were two men, not only two departures, there were now two destinations. Magkaiba na ang pinuntahan nila, nagkalayo na sila ng kalagayan. Bagamat magkalayo na nun, mayaman at mahirap, pero ngayon ibang klase ang pagkakalayo. The rich man went to hell, into torment, parusa. He went down, and then he looked up to Lazarus, na baligtad. Dati si Lazarus na dinadaan-daan na, nakahiga dyan sa gate, namamalimos, na laging tumitingala pag dumadaan ng rich man, si rich man na ngayon ang tumitingala. And Lazarus went up, carried by the angels, to Abraham's side. Not one of them really died. So the rich man did not go to hell just because he was rich. Tandaan nyo yun. Hindi siya napunta sa parusa dahil mayaman siya, o dahil lang mayaman kasi siya. At si Lazarus did not go to paradise just because he was poor. Hindi yun ang premise ng dahilan ng pagkakapunta noon. Mamaya, hanapin natin ang dahilan. Ba't kaya napunta yung isa doon sa paraiso at yung isa napunta sa parusa? Sabi sa Romans 2:11, God shows no partiality. Walang pinipili ang Diyos, so hindi ka pwedeng piliin dahil mayaman ka o mahirap. Hindi ka pwedeng bigyan ng advantage dahil lang mayaman ka o dahil lang mahirap ka. Proverbs 22:2, rich and poor have this in common, the Lord is the maker of them all.
So hindi tinitingnan ng Diyos yung economic situation ng tao. Hindi yun ang dahilan ng pagkakasave mo or pagkakakondemn. Pero sabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." So pareho lang na nagkasala rin yan. Hindi pwedeng hindi nagkasala si Lazarus kasi sabi, "All have sinned and fall short of the glory of God." Romans 3:10, "There is no one righteous, not even one. Not the rich, not the poor. The wealth or the poverty of people don't make them righteous or sinful per se." Hindi yan ang nagpapabanal o nagpapasama sa tao. May iba pang dahilan. Pero ang mahalaga pag pinag-usapan natin yung salvation, yung kaligtasan. Paano ka mapupunta doon sa paraiso at hindi doon sa impyerno? Sabi sa Acts 16:31, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Kapag nanalig ka kay Jesus na siya anak ng Diyos, tagapagligtas, tinanggap mo siya sa iyong puso, nagpaligtas ka sa Kanya, ibinigay mo sa Kanya ang iyong kahapon, ngayon at bukas, maliligtas ka kasama ang iyong sambahayan. Ano kaya ang kahulugan ng kasama ang sambahayan? Automatic ba yun? 1 John 5:12, "He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life." Luminaw ng luminaw sa New Testament books kung anong kahulugan ng kaligtasan ng isang tao, na kapag ikaw ay nandun sa anak ng Diyos na si Jesus, ikaw ay may buhay, at kung wala siya sa iyo, wala kang buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon sa John 14:6, "I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through me." Ang kaligtasan ng isang tao kung nananalig siya kay Jesus at nagpapaligtas siya kay Jesus. It is belief in the Savior who has come. And for people who lived and died before Jesus was born, it has been belief in the Savior who was to come. Pananalig sa tagapagligtas na dumating na sa ating mga ipinanganak matapos si Kristo ay magligtas na at umakyat sa langit. Subalit bago siya isinilang bilang tao at bilang tagapagligtas na anak ng Diyos, ang kaligtasan ay nasa pananalig dun sa darating pa lang na Kristo. Christ is in the center of salvation. He is looked back to by all of us who were born after Him, and He was looked forward to by everybody else who were born before Jesus became flesh. Kaya sina Abel, sila Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, yung mga dakilang tao sa pananalig noong unang panahon, sila ay pinapurihan sa Hebrews, which is already a New Testament book, dahil sa kanilang pananalig sa darating pa lang na tagapagligtas. Hebrews 11:13, "All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance." Hindi nila nakita si Kristong ipinanganak. Hindi nila nabalita ang ipinanganak. Namatay silang umaasa pa lang, nananalig, tumitingin sa darating na mangyayari pa lang. Subalit yan ay inaari ng langit na pananalig, pananampalatayang sapat na para sila man ay makasama ni Abraham. Kaya si Abraham ang una, pumupunta ka doon sa katabi ni Abraham. Kaligtasan ng kaluluwa. Maraming lagi nagtatanong, paano ba naliligtas? Yan ang napakasimpleng sagot. If that complex truth could be simplified, pag nananalig ka kay Jesus na siya ay anak ng Diyos, tumatawag ka sa Kanya, nagpapaligtas ka sa Kanya, chinarge mo sa Kanya yung mga kasalanan at kinuha mo ang kalinisan niya naging sa'yo, ika'y naliligtas. Sa mga ipinanganak, matapos siyang mapako sa krus at mabuhay na muli, yan ay pagtingin, paglingon sa nangyari ng pagliligtas niya. Sa mga ipinanganak at namatay, bago isinilang si Kristo, yan ay pagtingala, pagtingin dun sa darating pa lang. Pero yan ay parehong inaako ng Biblia na pananalig. Pananalig na nagliligtas. So, ano lang ang pwede nating isipin ngayon? Bakit yung mayaman napunta dun sa hell at yung mahirap napunta dun sa paradise? Kasi magkaiba sila ng pananalig. Nanalig yung isa sa darating pa lang na Kristo, kaya ikinukwento siya ni Lord. At yung isa, hindi siya nanalig. Kasi sinasabi sa Biblia, "If you have the Son, you have life. If you don't have the Son, you don't have life." So huwag tayong malito tungkol sa yaman at hirap issues. Let's go back to the story. Luke 16:24-26.
So he called to him, "Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire." Nakita nitong mayaman si Lazarus na kasama ni Abraham. Di natin alam kung gaano kalayo, pero malayo ang nararating ng kanilang paningin, ng pandinig. At siya hirap na hirap sa apoy na kanyang kinalalagyan, walang mainom ni isang patak na tubig. Sabi niya, "Maawa ka sa akin, Amang Abraham. Pakisabi mo naman kay Lazarus, ilubog lang niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. At yung dulo na yun na basa ng isang patak na tubig, idampi lang sa aking tuyong-tuyong dila. At yun lang ay pasasalamatan ko na. Sobra akong init na init at uhaw na uhaw." Verse 25, "But Abraham replied, 'Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things, but now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us.'" Sabi, "O ngayon, gusto mong makipagkaibigan kay Lazarus. Gusto mo meron kayong exchange gift. Nung araw na mayaman ka, napakasarap ng buhay mo, naalala mo ba siya? Eh bakit ngayon gusto mo magpa-minister sa kanya?" Nagkakaroon tayo ng clue, mga kapatid, kung bakit siya napunta sa hell. Isa doon, hindi man lang siya gumawa ng mabuti sa mga kapuspalad na kinakatawan nitong si Lazarus. "The rich man called to Father Abraham, asked him to send Lazarus over to comfort him with a drop of water." Notice the great difference from daily luxury to a drop of water. Mula sa pagsusuot araw-araw ng fine linen para huwag maalin sanganan at mainitan ng katawan, natapon sa apoy. And there was fire. Fire is always mentioned by the Bible na laging kasama ng mga hindi makadiyos, hindi nanalig, at hindi gumawa ng mabuti. Revelation 21:8, "The unbelieving, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death." The first death is when your spirit separates from your body when you physically die. Pero buhay pa yung spirito mo. So ano yung second death? Yung pagkakawalay ng espiritu mo sa katawan mo, first death. Yung pagkakawalay mo forever and ever from God is the second death. Pangalawang kamatayan. Yung unang kamatayan, salamat at dumarating. Kasi kung hirap na hirap ka na, gusto mo na rin mamatay. Pagka talagang napakabigat ng buhay, nagiging ginhawa pang mamatay ka. At least may inaantay kang kamatayan. Kung hirap na hirap ka, may sakit ka, aping-api ka, may inaantay kang kamatayan na matatapos din ang lahat ng yan. Pero kung namatay na ang katawan mo at yung spirito mo, hindi lang sa katawan mo nawalay, nawalay pa sa Diyos, wala ka nang inaantay na pangalawang pagkakataon. Yun na. Revelation 21:20 verse 10, "And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever." Ang pagdurusa na kanilang titiisin ay walang hanggan. At sorry na lang, hindi na pwedeng mamatay. Kahit yung kamatayan na ayaw natin na nagiging salamat na lang kung talagang hirap na hirap ka, ni hindi yun darating. So sa pakiusap nitong mayaman, Abraham declined. Sabi, hindi pwede eh. And Abraham reminded him of the disparity in their previous world. Ang sarap ng buhay mo noon. Wala ka na alala. This gives a clue as to why the rich man went to hell. He obviously spent all his time making money, which is not bad, but enjoying his money selfishly, which is bad. Wala na siyang inatupag kundi magpayaman at pagkatapos magpasasang mag-isa sa kanyang kayamanan. He never had charities. He never gave to the poor.
He never gave to God. Alam niyo yung pagbibigay, laging kasali ang Diyos, sapagkat ang pagbibigay sa good causes, ang pagbibigay sa mga kapuspalad, ay itinaturing na pagbibigay sa Diyos. Pati pagbibigay sa mga lingkod ng Diyos. Sabi sa Mark 9:41, I tell you the truth, anyone who gives you a cup of water in my name, because you belong to Christ, will certainly not lose their reward. Gusto kong namnamin ninyo ang verse na ito. Kausap ng Panginoon ang kanyang mga disipulo, mga alagad, mga lingkod. Nagtuturo ang mga ito, nagpupunta sa mga bayan-bayan, nakakaranas magutom. Wala naman mga hotel, walang titirhan, wala naman mga restaurant saan kakain. Nabubuhay lang sila sa tulong ng mga mananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon, sino man ang magbigay sa iyo ng kahit man lang isang basong tubig dahil lingkod ko kayo, siguradong may gantimpala yon sa langit. Ito ang gusto kong pansinin niyo, mga kapatid. Kung may gantimpala kayo sa langit, paano niyo makukuha kung hindi kayo dadalhin sa langit? Kaya napakalaking bagay yung gumagawa ka ng mabuti, nagbibigay ka sa iyong kapwa, kasi gagantimpalaan ka ng Diyos, ay alam nga namang ipadala ka sa hell, di hindi mo natanggap yung premyo mo. Maraming nagagawa para sa nagbibigay yung kanyang pagbibigay. At ito ang isinumbat ni Abraham doon sa mayaman. Sabi nung kabilang buhay mo, sarap-sarap ng buhay mo, wala ka naalala. Tapos ngayon, gusto mo maalala ka nitong si Lazarus. Hindi pwede, sabi. Hindi pwedeng lumipat yung nandito patungo dyan. At yung nandyan, hindi pwede magpunta dito. Ang pagkakawalay natin habang panahon. At nakakadagdag pa sa hirap ng loob nila na nakikita nilang masaya at maganda ang buhay ng mga nasa piling ni Abraham na sa pagbabalik ni Jesus, siya na yung makakapiling. Enkargado lang doon sa Abraham. Temporary lang siya yung kinikilala doon. Subalit sa muling pagbabalik ng Panginoon, siya na ang kasama ng lahat ng mananampalataya. The rich man had no reward. Kung may ginawa man lang sa siya ng mabuti, di may premyo rin siya, di papapunta hindi siya doon sa paraiso dahil doon nakiklaim yung premyo, pero wala siyang ginawa. Meron pong isang hindi Hudyo, sa katunayan, sundalong Romano, therefore kalaban dapat ng Israel, si Cornelius. Palabigay sa mahihirap. Acts 10:30-31. Ikinukwento ni Cornelius kay Peter. Kasi kinausap ng Diyos si Peter, magpunta ka sa bahay ni Cornelius, turuan mo ng salvation. Bakit naman ako pupunta doon? Eh, Gentile yun. Pumunta ka. Kasi pinapapunta kita. Sabi ni Cornelius sa Acts 10:30-31, 4 days ago, I was in my house praying at this hour. At 3 p.m, suddenly a man in shining clothes stood up before me and said, Cornelius, God has heard your prayer and remember your gifts to the poor. Nagdadasal siya. Wala naman siyang karapatan magdasal eh, dahil iba naman siya eh, Romano. Di naman siya anak ng Israel. Di siya apo ni Abraham. Hindi nga siya pupuntahan ni Peter kung hindi lang Diyos mismo nagsabing puntahan mo. Sabi niya, alam mo, nananalangin ako dito kahapon, ganitong oras, 4 na araw na, ganitong oras din, nakakita ko anghel. At yung anghel, nagliliwanag. At sabi niya, Cornelius, dinidinig ng Diyos ang panalangin mo. At di niya nililimot ang mga bigay mo sa mga kapuspalad. Dahil doon, pinapunta si Pedro sa bahay ni Cornelius at pinaturuan talaga ng malinaw na malinaw na salvation. Para hindi pa daplis-daplis yung alam niya, yung talagang yun. At nagkaroon doon ng speaking in tongues sa bahay na yun. Ipinakita ng Espiritu ng Diyos na ang nangganap sa Jerusalem among the Jews could happen among the Gentiles. At ano ang tumawag ng pansin ng Diyos kay Cornelius? His gifts to the poor. At yung pananalig niya, faith that has action. Kaya ang sabi sa Luke 12:33, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, sa mga tawag na kikinig, give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out. A treasure in heaven that will not be exhausted, where no thief comes near and no moth destroys.
Sabi, magbigay kayo sa mga kapuspalad. At pag ganyan, meron kayong pitaka, meron kayong wallet na di mauubusan ng laman. Para kayong may balong ng tubig. Lumalabas doon yung tubig. Hindi ka lang manggaling kung saan. Yan daw ang ibinibigay ng Panginoon sa mga mapagbigay. Deposit in heaven. Naturally, you will be made to go to heaven so you can collect what you deposited. Giving here is indicative of and equated to faith. If faith saves, and in these stories, the givers got saved, therefore, their giving, their good deeds, is counted as faith. In fact, if it is faith that saves, then that act was an act of faith. Kahit hindi mo alam na nananalig ka, pero palabigay ka, therefore nananalig ka. Yun ang ipinagawa kay Cornelius. Palabigay na siya, hindi lang malinaw yung doktrina, pinapunta si Pedro para luminaw, pero kinilala na siya ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Si Zacchaeus, isang masamang tao, mandaraya, chief tax collector. Nung dumating ang Panginoon sa kanyang bayan, sa bahay niya tumuloy. Hindi tumuloy sa mga relihiyoso, sa bahay niya tumuloy. At matapos silang mag-usap, itong si Zacchaeus na yumaman sa pandaraya ng kapwa, Luke 19:8-9, Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now, I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Pansinin niyo ang sabi ni Jesus. Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house." Salvation. Ano bang ginawa niya? Relihiyoso ba siya? Nagpabaptize ba siya? Hindi. Pero sabi niya, ibabalik ko po mga dinaya ko. Bibigyan ko ng interes. At magbibigay ako ng kalahati ng kayamanan ko sa mahihirap. Sabi ng Panginoon, salvation yan, anak. Yan paggawa mo ng mabuti, faith yan. And if faith leads to salvation and you got saved, then that is the highest form of faith. Higher than hallelujah, hallelujah. Higher than bumubula ang bibig mo sa pagtatangs. Higher than patambling-tambling ka at pagulong-gulong. Higher than sa ulo mo lahat ng doktrina sa mundo. Yung ikaw, kumikilalang nagkamali ka, gusto mong ituwid, ibabalik mo ang dinaya mo sa iyong kapwa, magbibigay ka sa mahihirap. Sabi ni Lord, salvation yan. Pure. Wala nang iba. Ligtas ka na. At ang iyong sambahayan, sabi niya, salvation has come to this house. Now, back to the story. Hinihiling nitong mayaman na papuntahin sa kanya si Lazarus para dampian ng basang daliri ang kanyang tuyong-tuyong labi. Pero sabi, hindi pwede. There was an uncrossable divide between hell and paradise. Tulad ng ginawa ng mayayaman at patuloy na ginagawa, they create an uncrossable divide between poverty and wealth. Sinasabi lang dito, yung pinaggagawa nyo, babalikan kayo niyan. Kung paano kayo naglalagay ng mga hindi matawid-tawid na mga pader sa pagitan ng meron at ng wala, ng mayaman at ng mahirap, mararanasan nyo yung nando naman kayo sa kabila ng pader. Kayong nagnanasang makatawid, pero hindi pwede. Luke 16:27-28, back to the story. Dahil sabi, hindi pwede papuntahin sa'yo si Lazarus. No way. He answered, "Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house. For I have 5 brothers. Let him warn them, so they will not also come to this place of torment." Marunong naman pala magmahal si Mr. Rich. Mahal yung mga kapatid. Kaya lang, sino ba ang kapatid? Dapat lahat ng anak ng Diyos, lahat ng taong nilikha ng Diyos, kapatid mo yan. Hindi yung mayaman ka, mabuti ka lang doon sa kapatid mo sa laman, sa anak mo sa laman, pero tinitiis mo yung kapitbahay mo. Kapatid mo rin yun. Kaya inaari ng Diyos, yung ginawa mo doon, ginawa mo sa Kanya. Yung hindi mo ginawa para doon, sabi ni Jesus, hindi mo rin ginawa para sa akin. Kahit mabait ka pang tatay, mabait ka pang kapatid, pero namimili ka lang ng kinakabaitan mo. Sa katunayan, baka ninanakawan mo pa yung iba para lang maiwi mo sa anak mo. Hindi bait yun. A
ang bait, hindi namimili. Bagamat may mahal na mahal ka, mas special naman siguro yung binibigay mo. Pero hindi ka nagiging bingi sa mga daing ng kahit hindi mo kamag-anak. So, sabi niya, kung hindi po makapupunta dito si Lazarus, pakiusap ko lang, pabalikin niyo naman sa lupa. Ano, multo? Pagmultuhin niyo naman, sabi niya ganun, si Lazarus. Yung mga kapatid ko, lima eh. Bakit siya natatakot ako sa mga kapatid niya? Pare-pareho sila. Wala silang puwang sa puso nila sa mga gawain ng Diyos, sa pagpapakabanal, sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa pagtulong sa mga kapuspalad. Kaya natitiyak niya na oras lang ang iniintay ng mga kapatid niya at magkikita-kita sila doon sa mainit na lugar na yon. Okay na sa kanyang nandun siya, aakuin na lang niya. Huwag na lang pumunta yung mga mahal niya sa buhay. Meron din namang redeeming quality itong taong ito. Sabi niya, utang na loob, papuntahin niya naman si Lazarus. Anong nangyari? The rich man saw the truth. Sabi niya, totoo ang chismis? May hell. Nalaman niya. Ang problema lang mga kapatid, pag nalaman niyo, huli na ang lahat. Andun ka na. Nalaman niya. The rich man remembered his brothers back on earth. And the rich man asked Abraham to send Lazarus to go back to earth and warn them. He did not want them to come to that place of suffering. Kahit wala na lang siyang kas-fellowship doon, basta sobrang hirap, you would not wish it for anyone of your loved ones. Kaya kung may mga drug dependent, niyayaya kayong mag-drugs din, alam niya kung gaano kahirap ang bisyo na yan, hindi kayo mahal. Sinasama kayo sa impyerno eh. May mga kaibigan kayo, naglalakwat siya, hindi na gumagraduate. Hindi kayo niyan kaibigan. Kahit pantawag sa inyo, bro. Anong bro, 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 pareho kayong bagsak. Diba? Hindi kaibigan yan. Kasi ang tunay na nagmamahal, kung naramdaman niya at nakita niya na hindi magandang kalagayan niya, hindi siya magyayaya. Sosolohin na lang niya ako, hindi niya maiwasan. So, papayag ba si Abraham? Luke 16, 29-31. Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." Sabi, huwag mo nang papuntahin si Lazarus. Bakit si Moses, ang mga propeta, buong-buo ang Biblia. Lahat ng itinuro ng mga propeta, mga sinabi ni Moses, sinabi ng Diyos kay Moses, nasa Biblia, ba't kailangan mo pang pabalikin ang patay? Magbasa sila. Mag-aral sila. Nandiyan naman si Moses at ang mga propeta. Verse 30, "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." Hindi po makikinig. May Biblia na nga kami sa bahay. Dami pang version. Hindi babasahin. Baliwala. Kailangan may drama. May tada, patay na dumalik. Baka sakaling pansinin. So, sabi niya, verse 30, "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes with them, they will repent." And verse 31, he said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead." Sabi niya, pag hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nagba-Bible study, labasan man ng multo, walang effect. Kailangan buksan ang puso sa salita ng Diyos, pag-aralan ito, unawain, at isa pamuhay. Abraham said, "They have Moses and the prophets. They have the Bible. In fact, in modern way, you can say they have Bible teachers. They have Bible preachers. They have Bible-based churches." Hindi nila kailangan ang sino mang babalik mula sa kamatayan. That should be enough. What does it tell us, brothers and sisters? Na pag binubuksan natin ang mga books ni Moses, pag binubuksan natin ang mga propeta, at pag binubuksan natin ang New Testament, si Jesus, dapat sapat para ang tao huwag pumunta sa impyerno. Hindi ka lang nagbabasa ng verses pampasarap ng feeling. Kailangan maintindihan mo yung katuruan. Kailangan ang kauwian nito, matanggap mong makasalanan ka, kailangan mo si Kristo, magpasligtas ka kay Kristo. Hindi lang nagpapakyot ka, nagba-Bible study ka, kumukuha ka lang ng inspiration.
employer ka, gusto mo magpa-Bible study para lang bumait yung mga empleyado mo. Hindi ganun yun. Yung nanay, gusto mag-Bible study ang mga anak para bumait. Hindi lang pampabait yung Biblia. Bagamat, yes, magandang effect. Pero pag ginamit mo yan sa ganyang paraan, you're misusing it to serve your purpose, to make your management or to make your parental work easier. Hindi ganun. Ito yung binubuksan ng Biblia at pinag-aaralan, dapat ang inuuwian, salvation. Naliligtas ang tao. Nakikita niya ang tunay niyang kalagayan, nagbabagong loob siya, nagbabalik loob siya sa Diyos, at kung hindi pa siya kunin, mumuhay siya bilang isang bago nilalang. Yun ang dapat na ginagawa. Sabi ni Abraham, they have the Bible. That should be enough. So the rich man, no, sabi niya, they won't read the Bible. They won't attend Bible studies. They want fabulous big signs. Kailangan may kababalaghan. Sabi ni Abraham, if they don't listen to the written word of God, no amount of show will convince them. Kailangan tahimik, payapang pagbubukas ng puso. Anong kinalaman natin sa kwentong ito na alam na ng marami sa atin? Earthly life is short. Tayo nakikipaglibing, darating ang panahon, tayo naman ang ililibing. Ganun lang yon. Di mo alam kung kailan. Dapat lagi kang handa. Isa pa, earthly life can be a testing ground. Nakita niyo kung paano nasubok itong mayaman at kung paano nasubok itong si Lazarus? Magkaiba ng resulta ang kanilang mga tests. Magkaiba sila tuloy ng pinuntahan. Kahit gano'ng kaiksin ang buhay sa lupa, earthly life determines your departure, your destination, and your eternal condition. And it has nothing to do with your clothes. It has nothing to do with the food you eat or your condition in life. It has nothing to do with your type of cemetery or casket. It has something to do only with your faith. Your faith in God and your good deeds that express that faith. Maiksi ang buhay, kaya dapat unahin, bigyan ng puwang, ang pananalig sa Diyos at ang paggawa ng mabuti. Be wise with life. Invest in eternity. Sandali ka lang dito, huwag mo dapat ubusin lahat. Inubos mo lahat ang iyong time, talent, treasure, na parang hindi ka naaalis dito. Kumisan nagiging sakim tayo, nagiging masama tayo sa mga sarili nating kamag-anak dahil nagpapagawa ka lang ng malaking bahay. Dadayain mo na yung iba. Iiwan mo rin naman yung bahay mo. Tapos yung asawa mo mag-aasawa ng iba, yung bago niyang asawa, at titira sa bahay mo. Ha. Diba? Parang yan, napalam. Inubos mong oras mo dyan. Inuubos ang oras sa kung ano-ano mga pinagagagawa na parang wala na kamatayan. Ang mahalaga, meron tayong oras para sa lahat ng bagay. Yes, magpagawa ka na masarap na pagkain, magandang bahay, hindi naman masama eh. Pero ang masama, ang nangyari sa taong mayaman na ito, yun na lang ang ginawa niya. Wala nang iba. Nalimot niya ang Diyos, nalimot niya ang kapwa, naging sobrang makasarili. With a life that is so short, you have to be wise, invest in eternity. Kasi doon ka naman pupunta eh. Di dapat doon kami tanim para ka doon umani. Ang hirap, ang dami mong tanim dito, tapos namatay ka, hindi ka na makakaani-ani. Tapos wala kang katanim-tanim doon sa kabila. Mark 8:36, what good is it for a man to gain the whole world yet forfeit his soul? Anong kapakinabangan na maging sa'yo ang buong mundo pero yung kaluluwa mo hindi sa'yo kaysa Satanas? Anong napala mo? Iyo ang lahat outside of you, pero yung nasa loob mo, hindi sa'yo. Pag-aari ni Satanas. It is important. Yes, you work. You make wealth. Why not? You enjoy life. Good. But give your life to God. Habang may oras ka. Receive Christ as your Savior. Sa malinaw na paraan. Sabi sa John 20:31, believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name.
Pag nanalig ka, yung pananalig mo magiging kaligtasan. Hindi natin alam yung factory na nagpo-process nun, ba't nagpasok ka ng pananalig kay Jesus paglabas kaligtasan. Problema na yan ang Diyos. Pero mahalaga, magpasok ka nung tama, pananalig. Manalig ka kay Jesus. Sabi si John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life." Sabi, naniniwala naman ako eh. Oo, totoo. Tingnan ang action mo. Tingnan ang deeds. Kasi doon na nagiging totoo. Marami naman nagsasabi, naniniwala. Pero, nagbibigay ka ba sa mahihirap? Sabi, eh, mahirap nga ako. Siguradong may mas mahirap pa sa'yo. Hindi mo mawala yun. Tsaka hindi lang naman kayamanan ang binibigay. Nagbibigay ka ba ng serbisyo? Nagbibigay ka ba ng tulong? Bibigay ka ba sa mga gawain ng Panginoon? Sabi mo, naniniwala ka. Nakita nyo sa napakarami natin example na pinakita dito? Faith is equated with giving. Kasi yan ang pinakamahirap gawin ng tao, yung magbigay. So pag nagbibigay ka na nga, nananalig ka na nga siguro. Napakagandang patotoo. And what else is important? Learn the Bible. At kung alam mo na, kapatid, bring Lazarus to your home if you can. Meaning, bring the Bible to your home. Nagpapa-Bible study ba kayo sa inyong mga bahay? Kung may influence ba kayo sa inyong kumpanya, manager man lang kayo, supervisor, o may-ari lalo, nagpapa-Bible study ba kayo doon? Aantayin nyo ba magkamatayan lahat yung tao doon, tapos nakita-kita pa kayo doon sa maapoy-apoy? Pag nakita ka pa kayo, sasalakayin ka, aha! Alam mo na pala, hindi mo kami kinuwentuhan. Galit pa sa'yo yun habang panahon tuloy. Alam nyo ba, matutuwa sa'yo yung nakita kayo doon. Gagalit sila. Kasi hindi tayo kumibo. Sabi sa Biblia, pagka ikaw ay sundalo, tagatugtog ka ng trompeta, nakita mo dumarating yung mga kalaban at hindi mo pinatugtog, hindi nagising yung mga tao, at dahil hindi sila nakapaghanda, nasa lakay sila ng kalaban, ang mga dugo nila hahanapin ang Diyos sa iyong kamay, ikaw mananagot. At ganun din sa ating mga mahal sa buhay, tatay nyo, nanay, kapatid, kamag-anak, asawa, anak, pamangkin, pinsan, kaibigan, kilala mo si Kristo, eh sila, kilala ba nila? Alam mo na, alam ba nila? Meron tayong pananagutan sa ating kapwa. Punta ka nang punta sa church, ang sipag mong pumunta, pero wala ka namang bit-bit kundi bag. Wala ka malang bit-bit na tao. Nasaan yung mga tao? Hindi ba ang church ay para sa mga tao? Ang katuruan ay para sa mga tao? Hindi mo pwedeng sulohin. Kasi tulad mo, ang iba mamamatay din. At pag dumating yon, may paghihiwalay. May ibang pupuntahan. Kumisa, napagsasabihan ka, nalilabel ka, nakakantsawan ka, eh ano, mahal mo sila eh. Titisin mo yun. Then you try to live a life that is above reproach, na napipintasan ka, hindi dahil Christian ka, kundi siguro dahil sa ibang kapintasan. So yung pagdadala mo ng pagka-Kristiyano mo, ginagandahan mo, para hindi ka kainisan at pwede ka magdala sa Panginoon. Sabi sa Acts 16:31, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Ang kausap dito, yung jailer. Kinulong niya yung mga apostles, pinahirapan, pinaghahampas, ikinadena, tapos lumindol, nakalagot lahat ng kadena, nabuksan lahat yung mga rehas ng kulungan, magpapakamatay na sana yung bantay, dalakala niya, tumakas yung mga bihag niya, pero sabi nila, "Paul, nandito kami, hindi kami umalis, Christians kami." Talaga, sabi ko, "Naku, salamat." At sa tuwa niya, inuwi niya itong mga taong ito sa kanyang bahay. Sabi niya, "What must I do to be saved?" At ito yung sagot, "Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household." Bakit napasama yung household? Sasagutin natin yung tanong kanina. Kasi dadalin nyo yung salita ng Diyos sa mga bahay nyo. Hindi automatic na save kayo yung kamag-anak nyo sa baknotan na save. Hindi ganun. Dahil dadalin nyo. Uuwi kayo, daladala nyo yung Biblia. May dala kayong teacher, may dala kayong tape, may dala kayong video. Basta may dala kayo para malaman din nila yung alam nyo. Hindi natin sinosolo. Kung nagkaganon, mga kamag-anak natin, makakasama natin. Ang tao kasi maraming ginagawa, naghahanap buhay tayo. Pero hindi tayo naghahanap, nabubuhay para maghanap buhay.
Naghahanap buhay tayo para mabuhay, at kung buhay na tayo, para gumawa tayo ng mga pagginagawa ng buhay. At yon, magdala ng buhay sa mga tao. Dalin si Kristo, dalin ang katotohanan. Huwag nating ubusin ang oras sa paghahanap buhay lang. Hindi tayo ipinanganak dito para maghanap buhay. Huwag nating ubusin ang oras sa hobby lang at kung ano-ano. Bagamat pwedeng bigyan ng oras yon. Pero yung pinakamahalaga, unahin ang Diyos. Kahit konti lang ang oras, hindi dapat nawawala yung quiet time. Pagising mo sa umaga, nagbabasa ka ng Biblia, nananalangin ka, hindi tatakbo ka na agad. Maraming kumakain ng oras natin, TV, video, non-stop na mga palabas sa TV, kahit kasi mga palabas sa Arabia, napapanood mo na sa bahay mo. Computer pa, mga chat, kung ano-ano, text. Ang daming umaagaw ng oras. Huwag kayong malibang, mga kapatid. Mamamatay din tayo lahat. Haharap ka at titimbangin. Kailangan bigyan mo ng prioridad yung mga bagay na panghabang panahon. Huwag tayong malibang. Sabi sa Matthew 6:31-33, "So do not worry, saying, 'What shall we eat?'" Yan ang mga worry ng mga tao, di ba? "Or what shall we drink? Or what shall we wear? Saan tayo kukuha ng pera? For the pagans run after all these things. And your heavenly Father knows that you need them." Ba't kayo nag-aalala? Eh, alam naman ang Diyos sa kailangan nyo yan eh. Verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Yun pala ang sikreto. Para lahat ng kailangan mo sa buhay dumating, huwag yun ang unahin mo. Unahin mo ang paghahari ng Diyos sa iyong puso. Pero siyempre, maghahanap buhay ka, magkatrabaho ka, mag-aaral ka, natural. Pero sa lahat ng yon, may lugar si Jesus. Hindi si Jesus pang Linggo. Hindi siya pang Miyerkules ng gabi lang. Sa lahat ng ginagawa natin, mayroong kaparte si Jesus. Kung tayo nagsasalita ng 10,000 words per hour, dapat mag-tithe ka ng salita. Meron man lang 1,000 doon para kay Jesus. Text ka ng text, nagpapadala ka 10 text a day. At konti yun, ha? May isa man lang doon para kay Kristo, that you send messages to people about Christ. You don't tithe only money. You tight your time. May 24 hours a day ka. Dapat 2.4 hours man lang para sa Diyos. Every day. Meron bang natitira? O 2.4 hours pang video? Minsan, 8 oras pa yan. Minsan, puyat na puyat dahil nag-chat magnamag. Nagtatight ba tayo ng ating panahon? Time. Talent. Nagtatight ba tayo ng talent natin? Kung ang lahat ng tao nagtatithe ng talent nila sa church, ang church will be very beautiful, very nice. Mga architect, napapagandahin yung church. Mga engineer, aayusin yung mga structure. Mga florists, mga designers, gagandahan ang lahat. Yung may mga kumpanya naman naglilinis sa mga banyo at kung ano-ano, ipapalinis nila yung mga banyo. Nagtatithe ka ba ng talent sa church? Yung treasure, natural, nagtatithe tayo nun. Pero hindi lang yun. The church is the body of Christ. Hindi naman yung bahay natin ang body of Christ, ha? Hindi naman yung munisipyo, hindi naman yung plaza, hindi yung kumpanya. The church is the body of Christ, of which He is the head. So dapat pinapaganda mo, hindi ka lang pumupunta para maghanap ng serbisyo, naglilingkod ka, nagko-contribute ka, and everybody does this, this church of the Lord will march triumphantly, beautifully, powerfully. But the church is handicapped because the people don't give their time, their talent, their treasure. Tapos pagdating ng panahon, hihingi ng isang patak na tubig. Magsasabi ni Abraham, hindi pwede. Nang nabubuhay ka, hindi ka naman nagbigay eh. Tapos ngayon, hihingi-hingi ka. God is God of balance. Wala tayong ginagawa na hindi nagbubunga. Kaya gumawa tayo ng mabuti dahil magiging mabuti ang bunga. Pag gumawa ka ng masama, magiging masama ang bunga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kaya pinupuno mo hanggat pwede ng paggawa ng mabuti. Hindi nalilimot ng langit ang lahat ng mabubuting gawa, kahit madalas, hindi napapansin ang kapwa-tao. Let's go back to basics. Kailangan balikan natin ang ganung mga katotohanan. So meron ako mga itatanong. One is your name written in heaven? Tiyak na ba kayo na nakalista ang pangalan nyo? Halimbawa, tiyak kayo, eh ang mga mahal nyo sa buhay. Yes, kahit biyanan, dapat ipalista. Lahat, kailangan gagawa natin ng paraan.
We are living in a very secularized world. Mga tao, hindi na nila priority kung minsan yung Christianity nila, yung church nila, isa na lang maliit na compartment ng araw ng Linggo. Lumampas lang ng konting service ng 10 minutes, inip na dahil magmumul na. Too secularized. But the church must be the center of our lives. Why? Because it is the body of Christ, of which He is the head. Kaya kailangan pinaglilingkuran, minamahal, pinagtutulong-tulungan. How about good deeds? Are our lives full of good deeds? Pinapahiram tayo ng Diyos ng buhay so we can invest in eternity, not in hell. Para hindi lang malagay yung pangalan natin sa Book of Life, malista doon lahat ng mabubuting gawa. Dapat padami ng padami every day. Let's bow before the Lord and think about these things. At gusto kong balikan ang isang mahalagang tanong. Kung meron tayong kasama dito, hindi kayo tiyak na nakalista ang pangalan nyo sa Book of Life. But tonight, you want to get it listed? Or you want to be sure that it is listed? Ang sinabi natin, manalig kay Jesus, aminin ang mga kasalanan, magpaligtas sa Kanya, at malalagay doon ang iyong pangalan. Sino man sa inyo ngayon, while heads are bowed, di kayo nakakatiyak, you are listed. Pero gusto niyo sabihin sa Lord, Lord, gusto ko mo magpalista ngayon. Nananalig ako sa Jesus, Panginoon kita tagapagligtas. Kung gusto niyo magpalista, tumayo kayo, magdadasal tayo. Hihingi natin sa Panginoon. Amen. That's nice. Huwag kayong mahihiya na tatayo. It's beautiful. Gusto niya sabihin, gusto mong makatiyak, baka naman nakalista na ako, pero ano man ang mawawala na tiyakin ko, so tatayo na lang ako ngayon. Gusto niyo makatiyak, tumayo kayo. Dapat may gawin naman tayo. Kung yan naman ikakahiyaan niyo pa, siguro dapat na nga kayo magliyab forever. Yung tatayo ka para kay Kristo, sasabihin yung kailangan kita, hindi nakakahiyaan. It's a very honorable thing to do. So sino man sa atin ang tumatayo ngayon, may ipapagawa ako sa inyo, hindi ko kayang gawin para sa inyo. Dinadalangin ko yung mga hindi tumatayo dahil sure na kayo. Sure na sure kayo. Oh, it's okay not to stand. Kung sure na sure kayong tinanggap nyo na si Jesus, nagpalista na kayo, that's alright. Sa mga nakatayo, manalangin kayo kay Jesus. Aminin na inyong mga kasalanan. Hindi na iisa-isahin. Generally, sabihin nyo, makasalanan ako talaga. Humingi kayong tawad. Pagkatapos, sabihin nyo, Jesus, pumasok ka sa puso ko. Tinatanggap kitang tagapagligtas. Pag namatay ako, kunin mo ang espiritu ko, isama mo ako sa iyong piling. Manalangin kayo ng ganyan, mga kapatid, in your own words, sa ilang saglit. At kung meron sa ating nangangailangan na isang modelong prayer, I'm going to lead, but make it your own. Amang Diyos, makasalanan po ako, patawarin niyo po ako. Linisin niyo ako ng dugo ni Kristo. Jesus, naniniwala ako, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tagapagligtas. Ang ginawa mo sa krus ay kabayaran sa aking kasalanan. Iligtas mo ako. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon ko, tagapagligtas ko. Buong buhay ko, mamuhay ka kasama ko. Gusto kong sundin ka. Empower me to obey you. At kapag dumating ang kamatayan ng aking katawan, gusto ko kunin mo ang Espiritu ko at isama mo sa iyo habang panahon. I accept you, I believe in you as my Savior and Lord. Kung dinalangin nyo yun, mga kapatid, manalig kayo sa inyong puso na yan ay dinilig ng Diyos. At tandaan nyo ang petsang ito, sapagkat sa oras na tayo nagpaligtas kay Jesus, nasusulat sa buklat, aklat ng buhay ang ating pangalan. Magsiupo kayo, patuloy tayo sa diwa ng panalangin, nakayuko, tahimik. Salamat o Diyos, sapagkat kayo Diyos na nagliligtas, Diyos na nahahabag, Diyos na nagmamahal. Nawa lahat ng mga anak mong tumanggap sa iyo ngayon, lumago sa pananalig. Huwag lang maging spiritual babies and infants, but teach us Lord to mature so we can change from glory to glory. Bigyan mo kami ng mga bungang espiritual, makapagdala kami ng mga tao sa iyong paanan, maturuan din namin sila. O kung hindi kami makapagturo ng diretsahan, makapagdala kami sa kanila na magtuturo o madala namin sila sa mga tuturo. Turuan mo kami na magkaroon ng malasakit sa mga kaluluwang di paligtas, di pa nakakakilala sa inyo.
Meron pa akong mga naisipan na langin, mga kapatid. Kung meron kayong mahal sa buhay, gusto nyong ilapit sa Panginoon, di pa kayo sure na kumikilala sila o kaya matigas ang puso, ayaw makinig. Muli, nais kong tumayo kayo. Yung may gustong ilapit sa Panginoon, itayo nyo sa Panginoon. Ilapit nyo. At sa pagtayo nyo, ipanalangin nyo ang kanilang mga pangalan. Sino ba sila na mga gusto nyo dalhin sa Panginoon? Ngayon din, ipanalangin nyo sila. Dinggin niyo, Panginoon, ang dalangin na yung mga anak na tumatayo. Inilalapit sa iyo ang mga mahal sa buhay na natitiyak namin, Panginoon, mahal niyo rin. Gamitin mo ang mga anak mong ito na tumatayo ngayon na hindi lang nagdarasal para sa mahal nila sa buhay, kundi gamitin mo silang daluyan ng pagpapala mo. Makita nawa sa kanilang buhay ang inspirasyon para yung mga kamag-anak at mahal nila sa buhay, ganahan din na lumapit sa iyo. Ang mga anak mo nawa ito, Panginoon, makapagturo o magdadala na magtuturo o madala mga mahal na nila sa buhay sa iyong paanan, sa church, sa Bible studies, para walang pagsisihan pag dumating ang oras ng kamatayan. Enable, empower, anoint these children of yours to become channels of blessings. Ama, salamat sapagkat kayo'y Diyos na kumikilala sa lumalapit sa inyo. Salamat sapagkat itong mga anak mong ito, hindi lang nagdala ng sarili sa iyong anak na si Jesus, ngayon nagdadala ng mga kaluluwa sa iyong paanan. Paging dapatin mo kaming lahat na maging mga epektibong mangangaral, patotoo, inspirasyon. Para sa kabila ng aming mga kapintasan at kahinaan at pagkakamali, huwag ito ang malakihin ng mga nakapaligid sa amin, kundi may makitang iba, makita si Kristo. Makita yung liwanag at pag-asa. Makita ang aming pananalig na kumikilos, gumagawa. Salamat, Panginoon, sa iyong pagdinig. Tayo po'y magsiupo at manatili sa diwa ng panalangin. Patuloy niyong ilapit sa panalangin ang mga nais niyong dalhin sa Panginoon. Let's bow before the Lord in a few more moments of being alone with the Spirit.